Ngayon mga kaibon ay pag-usapan natin, bakit nga ba ibon yung inalagaan ko? At bakit hindi aso, manok? Dito ay bibigyan ko lamang po kayo ng idea kung gusto nyo pong mag-alaga ng anumang hayop. Ngayon ay ipapaliwanag ko ano ba yung kagandahan sa pag-alaga ng ibon. At bakit ibon ang pinili ko na alagaan? Sa pag-alaga po kasi ng mga hayop ay nakadepende po sa ating kagustuhan o hilig. Kasi kung hindi mo naman hilig yung pag-alaga ng ibon, baka mapabayaan mo rin at hindi mo maasikaso. Dapat bago tayo bumili ng hayop na gusto natin alagaan, siguraduhin rin natin na gusto nyo mag-alaga ng ganong hayop. Para naman hindi nyo po mapabayaan at maging produktibo yung pag-alaga nyo. At the same time, magiging masaya kayo. Although, medyo maingay lang po sila pero hindi po sila mabaho. Basta hindi po mabasa yung poop tray, hindi po babaho yung ibon mo. Dito sa akin, kada isang linggo naglilinis po ako ng mga poop tray. Kapag naiipon po kasi yung mga balat ng seeds, so kumakalat. Kaya linggo-linggo po ako lumilinis dito po sa mga poop tray ng mga ibon ko. Ang pangalawa naman dyan, hindi po sila gaano alagain. Kasi sa mga ibon, kahit umaga lang po pakainin nyo, sundan nyo na kinaumagahan, okay lang. Basta doon po sa mga meron pong inakay, damihan nyo yung paglagay ng mga pagkain nila. Ang pangatlo naman dyan ay tipid po sa maintenance. Sa mga ibon, gumagamit lang po tayo ng mga vitamins, mga patuka, pagkain nila, para nasusustain yung kalusugan at tumagal yung buhay, okay na yon. Hindi po katulad ng aso na kailangan po ng vaccine. Kapag nakakagat pa, magiging problema pa ng may-ari. Sa mga ibon naman, kahit hindi na po natin pabaksinan. Although, meron din naman pinapatak sa mata sa mga ibon. Katulad po ng sa manok, kung ano pong maintenance ng manok, parang kahalintulad rin ng maintenance po ng mga ibon. Ang pang-apat dyan, hindi po masyado aksaya sa space. Sa mga ibon, kahit sa gilid ng bahay, basta safe yung paglalagyan nyo, hindi po maabot ng anumang predator, katulad po ng mga aso, daga, magiging comfortable na yung kanilang pagbe-breed doon. Basta ilagay po natin sa safe yung mga alaga natin at hindi gaano nabubulabog, so okay na yon kahit nasa sulok lang. Ang panglima naman ay nakakatuwa rin po kasi sa pag-alaga po ng mga ibon dahil nalilibang po tayo. Nare-relax po tayo sa bawat meron po silang inakay, sa bawat nangingitlog sila. Pinagmamasdan natin tuwing umaga na kumakain at yung kanilang huni. So nakakatuwa, nawawala yung mapagod at problema panandalian kapag pinagmamasdan natin yung mga ibon. Kahit ano naman na hayop na alagaan natin, as long as na gusto natin at kaya natin alagaan, okay rin naman yon. Basta hilig nyo at gusto nyong mag-alaga, so doon po kayo sa gusto nyo. Sa akin, hindi ko naman nire-required na ibon yung alagaan nyo. Sundin nyo kung ano ang gusto nyo para maalagaan nyo sila ng ayos. So yun lang mga kaibon, stay safe and God bless.